Good morning po mga kapudi. Good morning po mga kapudi sa buong Pilipinas, buong mundo at sa buong universe. So ngayon ay ang aga ko pong gumising. 4 o'clock lang nag-alarm na ako dahil pupunta po tayo sa palengke at bibili po tayo ng pang lechon belly at pang fried chicken. Tapos yung ibang ingredients na kailangan natin, ayan, nag-iingay yung pusa. At ayan si Mr. nasa kusina na dahil pinaayos ko yung tricycle niya kasi po yung e-bike ay hindi ko po mailalabas. So, ayun, let's go. Samahan niyo po ako at tingnan natin kung baka pag-video tayo sa daan kahit medyo madilim. Pero actually, magliliwanag naman na po yan. So, ayan, ito po yung anniversary celebration ni Ate Gemma at ni Kuya Roy. Ayan, happy anniversary po sa inyong dalawa. At sana po ay maraming celebration pa ng anniversary ang dumating po sa inyo. At ayan, more anniversary to come at God bless you more po at saka more blessing po. Ayan, thank you! Ayan, napakadilim. Uy. So, mag-drive tayo. Ayan si Mr. sa kusina at sabi ko ilagay na niya sa freezer yung mga sesto para pag dinala natin sa Bethlehem House of Bread yung mga sesto ay malamig na, mga mag-yelo pa yun. So ayan, okay, drive muna tayo. Ayan, medyo magliliwanag na, umulan ng malakas kahapon kalagay ito. Actually no, maambun ng malakas. Malaki yung patak sa pinakabayan ng Baliwag nung namili kami ng doktora ay hindi naman nagtuloy-tuloy. Kaya lang, nung bandang malapit kami sa flyover, pansin namin, basang-basa yung daan, tapos yung iba parang may na-stack pa na tubig. Yung po pala, napakalakas ng ulan hanggang dito sa amin. Tapos, nung di po ba, pauwi na nga po kami noon. Wala nang ulan. Pag uwi naman namin, mga after 1 hour, ayun, bumuhos po uli yung malakas na ulan. Kaya naman, medyo lumabit naman pa ako. Pero ayun, naligo pa rin po tayo ng maaga para fresh po tayo uli, pati utak natin pag tayo nagluto. Tainit po kasi ito. So ayun. Kaya 4 o'clock siguro mga ano na, magpa-fight na. Maganda po yung bagong dito. Para hindi aantok-antok. Sabi ko kami sir, pwede siya sa pwede po siyang mag-drive kung gusto niya. Kaya lang, ako na nga lang pagdo-driving mo. Siya yung sa tricycle niya gagamitin para mas madali sa akin mag-vlog. So yun, pagka nasa talibapa na po tayo ng tangos o sa bayan, ay i-video po tayo. Dito na tayo, malapit kay Don Roger. May ubutan sana tayo pa ang Lechon Belly. So dito na tayo magpa-park, malapit. Oop, yeah. Oop. Make sure na naka-stand yung ating stand tuloy. Naka-lock pala. Brake. Handbrake yung ating e-bike kasi tatakbo po yun. Meron na akong lista ng mga bibilin. Hati ah. Ate, Boss Roger, galingan mo. Galingan mo. Happy Father's Day, Boss Roger. Ano ba celebration mo? Ano ginawa mo, Madam? Kumain na. Ayun. Kami. Naglinis kami. Naglinis kayo? Eh, di ka pa naman father. Ayayaan mo na. Single ka pa naman. Okay, natin ko na din.
ilong baba. Upuin yung baba. Ano? Followers pala ni Ate yung ano. Alay, tatay niya? Tatay niya. Inawawala tatay niya. Bakit? Saan napunta? Ayaw na. Tanggalan mo ito ng video. Eh, wala na. Matagal na nawawala. Hindi niya hinanap? 5:30, tsaka 7:30. Tsaka pa-chop na rin, Ate. Sakto lang. Ano yung nagawin nito? Pandichon deli. Saan 2 kilos, tsaka 3 kilos. Kabukod. Hindi ka magsasara. Para yung payaman.
Hindi, sabi, hindi ka magsasara para mag-outing. Ay, pag malaro na lang ay bumawi, ano? Bawal ang karne, ano? Pag ba malaro, tilinda pa rin kayo? Ano lang? Biyernes ato? Hindi, oo. Buenos Biyernes, pero... Kilo sa'yo? 170 na. Mga ilan kaya yun? Nakain muna natin yung isa. O, sige. Buo na akong pito. Aray, Juan, aray. Gusto nga pa ko. Kaya na yung yempo mo tayo. Okay. Tap-tapin to, de. Pang fried chicken. Huwag masyadong malaki. Huwag din masyadong maliit. No. Kainaman lang. 233. Kung hindi rin masugot, basta may buo board. May kasamang baba. Sino ba? Parang yung dalawang ulo. Eh, ilan ba sila kung giniling? Isa lang? Isa. Dalawa pala, sorry. Dalawa? Oo. Ang spaghetti. Okay na yan. Okay na yung hito. Ayan, dalawa. Ayan. Kung ayaw ng puro baba, Bort, buong ano na. No. Baba, kailangan natin eh. Left side. Dalawa ka yan. Ano nga ba yun? Ham? Wala lang 100 pieces lang po yung dadali natin sa Bethlehem. So yung 10 pieces ay sa amin. Tapos may pa-extra order po kasi ko na tatlong fried chicken at saka malabon na nakatab. Ito po yung laging nagtatanong sa akin kung may pa-extra order ko at sabihin ko dahil didiliveran ko yung lola niya. 30 at saka 11. 31. Ako, sinusupot mo. Shoutout mo ni tatay mo kung nasaan. Iniligaw ba siya? Iniligaw. Eyan mo na, sa mabuting kamay na naman ni Madam tsaka ni Boss Roger. Karol. Wala. Nasaan daw? Inahanap pa yan yan. Kumpong. Gunit, gunit ito. Driver ka na lang. Palinis pa lang yung ano, yung kainga. Dati talaga ko yung kainga.
Okay na ba? Okay na. Sige. Gustos na tayo. Hinaligaw ko pang isang manit na karne din. Okay, nalaglag. Ito, mga isa-isa pata to. Masarap sa, ano, nilaga o kaya, eh, ano, paksiw. Patatin. Pangatlo na ata. Nagdadala din kami dati. Ah, doon? Ano, lichong, lichong buo? Liempo, malulugi sila, Boss Roger. Hindi kasama yung liempo. Okay, sige, salamat. Oo nga, may supli pa pala, ano? Kala ko wala na supli. Okay, shout out mo, nagsashout out mo. Wala na eh, okay na eh. Yung mga suki mo, batiin mo na Happy Father's Day. Magsibili na kayo. Oo nga, hanggat maaga, uulan na mamaya. Ayan, doon tayo. Ayan, dito tayo. Okay na?
Pogi. Okay, thank you. Salamat. Okay ba? Parang magbarya ko si Isabel. Awa ko yung 50. Pang merienda man lang. Shoutout pala kay Yan. Sino si shoutout mo? So, makipalo na lang sa feeds ko, Edsel Cañete. Ano? Cañete? Oo. Oh, ayan, palo daw. Ikaw, baka may shoutout ka. Wala. Ako na yung 50, Pogi. Ay, hindi, Erin na, Erin na. Maghiwalay na kayo, baka magbugbugan pa kayo. Pang merienda lang. Salamat. Thank you po. Thank you, thank you. Mabigat po kasi hindi natin kayang buhatin. Bili na lang tayo ng sibuyas bawang. Ayan, medyo maligit yung camera natin. Punta naman tayo sa maggugulay. Bili tayo ng maliwanag na, kita na yung mukha ko. Bibili tayo ng Peche Baguio, Kalamansi, at ano pa ba? Yun lang. At saka sibuyas bawang. Wala tayong sibuyas bawang. Ayan. Yan. Dito naman tayo pupunta sa nagtitinda ng gulay. Haba ng video natin, mga kaputi, pero wala namang cut. So, part 1 kahapon, part 2 ngayon. Hindi malabo lang yung ating salamin, mga kaputi, kasi nga mapag hindi mo wala pang ganang tao dahil umulan kagabi at pinayin ako mag-park dito sa gilid para hindi na tayo lumayo. Sarado pa naman yung mga bilihan. Ayun, konting usad pa para hindi na tayo lumayo. Kasi yung karne wala eh, pagbilan magpama ng pechay, isang pechay at saka daw na sibuyas. Konti lang, mga mahal ba ngayon yan? Nag-uulan? 10 peso. O, yan, yan. Ano po? Okay na? Tapos ano po, beef cubes, 6. Nagkaan na, kakaroon na pa ng halak. Diba natin na seller ng ating palabok. Pido lang mo. Ito celery ah. Tapos sibuyas bawang. Mukhang bagong dating gulay nyo ano? Puro bago. Tratag tao ano? Bakit kaya? Dahil umulan? Maaga pa. Sa bagay, alanganing araw ano? Miyerkules ba ngayon? Tama. Dito tayo ng sibuyas. Matigas. Saka pala ano, yung daw ng sibuyas, dalawa, yung malaki. Oo. Dalawang piraso. May tanglad kayo? Okay na po ba to? Oo. Sa ganito ba magkano? 35. Oh, siguro. Kalamansi. Ayun yun, nakasupot na lang. Isa. Hotdog pala, ha? May hotdog kayo? Sige na lang. Mang Tomas. Dalawang bote. Parang maliit. Paano kaya? Sige, pwede na yan, dalawa. Oo. Yung bata naman hindi makakain sa customer pag ano. Ilan yung beef cubes sa pinalagay ko? Bakit dagdag mo pa 6?
Eh, marami kasi yung lalagyan na ano. Marami yung spaghetti. Bibili na lang ako ng hot food. Sarado kayo binibilang ko. May ka naman sinapo yun, wala pa. Opo, may kainan. Sambalot lang. Bago gulay, gaganda ngayon. Ano bagong dating? Ito. Tingnan na lang ako ng hotdog. Thank you. Hotdog na lang. Nang iikot. Oh, doon na lang. Iikot na lang ako doon. Uy, gala ka ng gala. Sarap buhay ah. Okay, muna natin to dito. Kaya dito ako nag-park eh. Pero pwede rin naman dun. Help na ba? Mawalan tayo ng ano eh. Doon tayo bibili ng hotdog sa loob. Si ating gulay. Yan o, may kainan din dito ah. Dito po kasi tanghali na talaga ang tao. Doon po sa pinakabayan meron. Ano po ate, sili na. Buong baboy. Okay, sarado pa rin. Ano po ba? Hotdog po. Sarado pa po, hotdog sana. Oo nga po eh. Marami tayo. Wala mga hotdog. Yung kasi nung malaki. Punta na lang natin si Gina. Gina, good morning. Yung bukas kukunin ko yung 100 pieces. Oh, may 100 pieces na yung pinag-usapan natin. Ano po tako? 100 pieces. Oh, no, bukas ng umaga. No. Okay, salamat. Ano tayo ngayon ang magtitinda ng hotdog? Saan ba may hotdog? Umikip pa tayo lahat eh, walang hotdog. Babalik na lang ako, iuwi ko na muna yung belly. Ay! Tanghali. Tanghali na po kasi dito talaga. Yan, pa-uwi na muna po tayo para matitlahan naman yung Eton Belly ng Maitsalang na Mister. At ibababad ko pa yung pasta ng Pangkasit Malabon. Matagal po kasing lumambot yun. Mga 4 to 6 hours. Ganun po. Tapos inulubog lang naman sa tubig na mainit yun. So, ayan, pa-uwi na ako.
Ayan, makakabaling tayo. Kaya po madalas sa palengke ko namamalengke. Uwi na? Oo, uwi na. Salamat, bye-bye. Kasi dito nga po, karaniwan nag-i-start ang palengke ay 5:30, ganyan. Pero si Boss Roger maaga talaga yon kasi nasa highway siya eh. Palengke naman po kasi 2 o'clock lang may mga tao na doon sa bayan. Eh, kung pupunta pa ako ng bayan ngayon, tatagal ako ng, let's say, 1 hour. Didiretso na muna natin to, tapos mamarinate na natin yung belly, tapos bababad natin yung malabon para makapag-isa na tayo, tapos bibili ko ng hotdog. Pag-get lang naman. Unahin muna natin i-deliver yung nakabila akong spaghetti tsaka malabon. 11 o'clock yun tsaka isang dish yung belly. Tapos mamaya pong merienda time yung dadalhin natin spaghetti at tsaka fried chicken sa Bethlehem House of Bread. Ayan. Happy anniversary po ulit Ate Gemma at Kuya Roy. Ayan. So, yun, doon po nila napag-desisyon na mag-celebrate na kanilang anniversary para sa mga homeless children po. Iwanag na. Kanina po kasi nagising na ako ng 2 o'clock, nag-alarm ako ng 4 o'clock. Kaya lang medyo pupungas-pungas pa tayo. pero pag kasi ganyang may pa-order ako eh, alam nyo ba yung tulog nyo eh, parang yung tulog nyo, alam nyo may gagawin kayo, kaya hindi kayo maintain, ganyan po. Kasi po, yung nag-alarm na, baon na ako, naligo na ako, nang gumaan-gaan ang ating pakiramdam at nang magising ng ating diwa. Tapos nung nakaligo na, nakabihis na ako, ginising ko naman si Mr. Para naman, iusad niya yung tricycle niya. Kasi hindi po makakalabas yung Mio. Ay, yung Mio, yung ibay natin. Nakatabi kasi yung tricycle niya. Kung magmi-Mio naman ako, gaya po niya, ang dami kong dala. Eh, hindi po kakayanin. Tapos, may sakit yung ngayon yung Mio na ayaw mag-start nung, ano niya, yung dipindot lang yung quick start. Yung quick start, ayan. Dipadyak, eh, ang hirap na hirap ako i-stan yung Mio. Hindi ko kayang i-stan mag-isa para padyakan. Kaya ko padyakan, pero kailan po katulog ko na mag-i-stan. Pero sabi naman po na mister, kaya ganun yon. Parang nadidiscarga yung battery dahil matagal hindi nagagamit yung Mio. Magkakarga din naman daw ng kusa yon yung battery kung i-gagamitin ang gagamitin yung Mio. Sabihin, parang kumukuha siya ng power niya. Parang yung sa solar, di po ba? Pag ibibilad mo sa araw, yung solar na ilaw, sa gabi, magkakaroon siya ng liwanag. So, ayun, paanda rin yung Mio, i-drive na i-drive. Nagkakarga yung baterya. Po. Yan, no, masyadong mahal. Ano, yung akala niya pagka ganyang mapag at komo hapon, umuulan ng malakas. Sabi ko, hindi, ano lang, hamog. Bakit daw kaya may hamog eh hapon? Siguro ako yung init na singaw ng lupa, sumisingaw, kaya nagkikreate ng pag. Pero sa umaga naman, yung pag ay maliwanag. Bakit ka naman may biyahe? Malapit na tayo.
Ang lang ng tubig. Kasa salita lang po siguro. So, ito na tayo at hopefully ay hindi sinara na yung sir yung gate. Kasi minsan naiinis ako pag sinasara niya yung gate. Kasi alam naman niyang babalik ako, sinasara niya. Eh, nahihira ako, oh, sinara na naman yung gate. Diba? Ang hirap-hirap kayang ipasok nung e-bike. Pag, siyempre, bababa pa ako. Eh, yung po kasi nakabukas, dire-diretso ako. Ayan yan, no? Nakasarado na naman. Eh, andyan naman siya. Minsan naman, pag aalis sila, hindi naman nila nilalak yung gate. Maligtad. Eh, alam ko, nanganak na yung aso. Eh, alam, nasa loob naman ng bahay. Ayan, nandito na po tayo mga kapudi. Ayan, i-update ko na lang po kayo mamaya. Bye-bye! Ayan mga kapudi, mag-start na po tayo sa ating paghahanda para sa ating mga lulutuin. So dito, ayan, papakulo ko ng tubig. Pagpasensya nyo na yung aming takurig, ganyan na talaga kahit anong kaskas ko dyan. Ito, nilagay ko na dito yung karni ng baboy. Hinugasan ko na yan ng maraming beses. Nilagay ko ng asin at papakuluan ko siya. Yan yung gagamitin natin pantapping sa pansit malabon kasama ng hipon na binili namin yung doktora kahapon. At ito namang ating mga manok ay hugasan ko na para hindi siya mangumoy. Madaling mangumoy yung ating mga manok. Ayan, inuna ko muna hugasan yung ating mga belly. Tapos susunod natin yung manok para habang minamarinate natin sa asin ay yun namang manok ang dinimisin natin. So, ayan. Medyo paputol-putol at patalo-talo na may video natin ngayon dahil malulubat na yung ating mga battery. So, ayan, iaahon ko na siya, patutuluin, lagyan natin ang sinin. Wala tayong ibang ipantitipla kundi asin. Sabi nila, kailangan para malutong na malutong yung balat ng ating belly ay kailangan i-rub ng asin. Total iyan ay tutulo pa. Eh, kukuha na rin si Mr. ng tanglad. Suot na niya yung suot niya yung kanyang magic bot. Ayan na si Blackie kasama mo. May service po siya. Yatid lang naman niya. Mamaya pang hapon susunduin niya. Asin para lumasa. Total naman yan ay lalasa pa. So, isi-set aside natin yan pagkatapos at yun namang ano, manok. So, ito, ihiwaan natin mamaya. Hindi ko na pakikita sa inyo. Short, ano lang tayo, update dahil malulubat sa inyo yung battery para ma-update ko kayo yung iba. Ayan, habang tadaan! Namarinate natin yung ating belly ay pinakulo ko na yung ating giniling para hindi ko na ilagay sa rack o sa preset. Kasi maninigas na naman po siya. Antayin pa natin siyang madisolve bago igisa. So, ipakukuluan ko na muna yan at ilagay ko ng konting asin. At ito po, secret reveal na po ako. Ano? Pag po ako ay may mga pa-order na ganyan, ang technique ko para masarap ay ito, beef cubes po ang sinasama ko sa pagigisa sa giniling na baboy. Pero pag siyempre po, pag chicken spaghetti, eh, sabaw ng pinagpakulong manok or chicken cubes. So, ayan, datamihan natin kasi marami nga po yung spaghetti. Ayan. Para malasa na yung ating pork at BP, hindi po ba? Mas nakakatipid tayo. Lasang baka na siya, mas tipid pa tayo mga kapuhi. So, yun, optional lang naman. Nasa sa inyo po. Total, marami naman po. Tapos, pagka iginis ako na yan, sa pangsikreto ay nilalagyan ko ng toyo at dagdag konting sugar. Siyempre, naglagay tayo ng beef cubes at saka asin. Eh, aalat naman po ng konti yan. Kaya mag-a-adjust tayo ng tamis. Yan. Yung toyo naman po, additional na flavor at additional kulay sa ating spaghetti. Kasi gusto ko masos. So, binili ko nga yung combination na may pasta at saka mayroon ng sauce. Kaya lang kasi, pagka bumibili ako ng bukod-bukod,
Well, let's say 5 kilo, nagpapasobra ako ng isang pack ng 1 kilo ng spaghetti sauce. So, kung 6 na kilo or 7 kilo, or 7 kilo, let's say 7 kilo spaghetti, so yung ating sauce ay either 8 or 9 na pack ng sauce para po saucing. Yung iba naman nga, ang ginagawa ay, yun nga, magdadagdag ng tubig. I-adjust na lang yung lasa. Kasi, pag po, ginisa natin na yun lang, yung mismong sauce, kulang po bitin. So, maganda kasi yung masos para lahat lalagyan. Ayan. After naman ng ating pag, ano niyan, pagpapakulo, or habang inaantay natin matuyo, para maluto siya. Kasi madali pong kapitan ng bakterya ang giniling dahil nga po sa ang baboy na kinatay, di po ba may bakterya na yan. So, pagka giniling yan, mag-multiply yung bakterya sa kung ilang piraso yung giniling na baboy. Kaya madali siyang magkaroon ng salmonella. Makikita nyo yan pagka medyo matagal na sa suko, eh nakakaamoy agad. Nakakaroon ng lasa. Gaya ng manok. So, ngayon naman ay yung manok na ang isusunod ko. So, muna ko lang po ito para habang nagpapalambot tayo ay naghuhugas tayo ng manok. So, yung manok na ang ating huhugasan, mga kapudi. Ayan, dumating na si Mister at siya na yung naghuhugas ng mga manok. At yun naman, sosyal, nakabota. Kailangan nakabota pag naghuhugas ng manok. Kailangan hugasan, tapos kailangan tanggalin yung, di ba kasi meron pang mga balahibo po yan para sure na malinis. So ayan mga kapudi, update ko lang kayo dito sa ating pang legion berry. So ayan, na-roll ko na yung isa, tapos ito naman yung isa, ready ko na i-roll. Ayan, sanang ginawa hindi pa haba, medyo palapad pa square, kasi po parang mas mahirap po siyang i-roll kapag kaganyan at mas malobo. Compared po ito sa pahaba, mas magandang i-roll at magandang tingnan. So, ayan. Tapos po, ito na yung ating giniling. Luto na siya. Hindi po muna siya pinatuyong mabuti. Dahil igigisa pa natin yan mamaya sa spaghetti sauce, mga kapudi. So, ayan. At ito naman yung ating pang lechon kawali. Pang-topping sa ating pasit malabon. Malapit na siyang matuyo. So, antay-antayin lang po natin na lumambot. Pero baka malambot na po yan. Gusto ko po siya yung malambot na malambot. Pag po kasi hindi ganong malambot, ay pag pinirito natin, matigas. Matigas po pati yung balat. So, ayan po. Tapos, tingnan naman natin si Mister kung ano ginagawa. Ayan, nagpapaano na siya. Nagpapaano ka na. Kakapi na. So, kapi po mga kapudi. Ay, sarap. Tapos, ayan, tingnan natin. Nagpapabaga na siya. Saan ba siya nagpapabaga? Ah, ayun. Ayan, dito po siya nagpapabaga, mga kapudi. Yan. Para ready na isa lang yung ating pang-lution berry. Ayan, ina-assemble na ni Mister. Para isasalang na. Ayan. So, ayan, ready na po natin isa lang yan. Asin lang po yan, mga kapudi. At konting betchin. So, ayan. Wala na po ako ibang nilagay dyan. At hindi po ako naglagay ng toyo para mag dark brown siya pag nalichon. Gusto ko po yung natural na color lang po. Ready na? Nag-coffee break pa. So, ito na yung ating mga manok na na-strain na rin ni Mister. Lagyan natin ng asin. So, kanina nabudburan ko na yan. Pero tinransfer ko nga dyan sa talyase. Kaya napailalim. At konting ginisa mix. Tapos massage natin. Para mamarinate siya sa asin. At nang manuot yung lasa sa ating manok. So ako hindi po ako nagpapakulo nito. Double pirito lang. Para make sure na luto yung loob. At dapat mahinang mahina yung apoy. Mahina yung apoy pero dapat mainit na mainit yung mantika. So, painitin nyo muna yung mantika. Tapos, ilagay niya sa medium heat yung
kalan kapag ka nakita nyo, umuusok na yung mantika. Kasi pagka dire-diretso yung init niya, mabibigla ng luto yung ating fried chicken. Yung po nakakaroon ng masusunog or luto na yung labas, pero yung loob ay hilaw. So, yun. I-set aside lang natin yan at lalagyan natin ng breading mamaya. Di-breadingan natin mamaya. Ayan mga kapudi, nagbababad naman tayo ngayon ng pang-pansit Malabon. So, yung ganito pala kalahati ng pulo. So, pwede pala sa yung kalahati ng luluto kasi yung konsihan mo. Kaya lang sa ngayon ay hindi po ako nag-accept ng maliliit na bulao muna kasi nga malulugo lang po tayo. Tapos, tingnan natin si Mister kung ano ng balita kasi hindi ko po siya na-video habang reset niya yung ililitsyon niya dahil pagmamarinate niya po tayo ng manok. Ayun. Kailangan yung ulo niya doon sa may malaki, mas marami doon. No. Pagalaw. Pagalian mo sa ano, dito sa tali. Ayun, no, gumagalaw siya. Hindi kasi maganda yung pagkakaano ni Karoger ng hiwa. Mahirap siya yung ibang ipag ganyan. Pwede yan pang, ano, pang oven. Hindi siya magagalaw. Dapat sana pa i-square. Eh, nasanay yata si... Nasanay si Karoger ng display set pang ano. Pang, pag dito? Pang belly. Yung belly pa ata, diba? Ito kasi yan yung kahabang gano'n kesa pa bilog na malaki. Mga balot. Ayan, expected natin maluluto yan ng 3 to 5 hours. Lalo na yung walaan mo yun. Hi, Doktora. Good morning. Yan, tumulong na si Doktora at as usual, siya yung taga ano yan? Taga-gupit ng ating hipon. So, kundi siya si Mark Dennis. So, si Mark Dennis naman na mag-iiwangay na sibuyas bawang. At ito, ipapakulo na ako ng pasta para dun sa unang pa-order natin na kasama ng lechon belly at ng pasit Malabon. Tapos ito, pinipirito ko na yung ating Lichon Kawali, pantapis. Yan. So, ito pwede na natin itong isalin at magsasalang pa tayo para naman sa mamaya. Ayun. At ayan o. Oh. Okay, Kawai. Good morning, everybody. Ayan. Hindi ko na inutusan. Sumunod ng kusa. Sana doon lang sa loob ni nanay para hindi mabiyak dyan. Doon sa diban niya. Ayan. Buti na lang. Tinulungan nila ako. Sabi ko, wala silang gagawin ay tulungan nila ako. Okay, pag ako ang daon ng saging, ayan naman, tumutulong naman siya mag-slice ng mga sibuyas at bawang para sa spaghetti natin sa Bethlehem naman. So, nauna nang nag-slice si Doktora, ito para sa bilao natin pa-order. At ito naman yung ating hipon na itatapin sa pasit Malabon. Ayan, luluto ko siya, inaalabos ko siya para sa toppings po natin. So, natapos po yung sandok. Aluin natin. Lagyan ko siya ng ginisang mix. So, pag nagaganyan ako o naghahalabos ay it's either asin or ginisang mix lang para magkalasa yung ating hipo. Tapos, yun lang. Sa sarili lang niyang katas siya maluluto. At, siguro ready na yung ating lechon belly. So, bibilingin lang muna natin to para maluto yung kabila side at tatakpan din natin para mamaya itatapos na natin yan. Tapos bibilingin naman natin yung ating lechon belly at babalita sa lechon belly natin yung ating crispy belly pala, sorry. Sunog na to.
hindi naman. Sakto lang. Kita nyo, napirito ko na siya kanina. Bibilingin uli natin yan. Sabi ko nga ay dalawang pirito ay sa ating fried chicken. So ito, dalawang biling ang gagawin ko. Sa pangalawang biling na dito. Tapos, napapansin nyo, pag ikalawang pirito na hindi na siya ganong katalasid kasi na-reduce na yung na-reduce na yung kanyang tubig sa pagpapakulo. So ito, antay lang natin mag-change color at matuyo na yung pinaka sabaw niya at tara sa belly roll. Tingnan natin. Baka mamaya uminto pala. Isang pose uminto yung makina. So yan, kaya ako titingin, wala si Mister. May service siya ng ihatid lang muna ng 8 o'clock, quarter to 8, tapos mamayang 4 o'clock ang sundo. So, yan, sinalang niya to, saka yun. At kami yung titingin-tingin. Buti na lang katulong ko yung dalawa kasi hindi ko kakayanin na ano, wala akong magagawa kasi kumbaga, wala akong matatrabaho. Kung magbabantay ako dito, tapos pagganong-ganon ako. Eh, lalo na kung kailangan kong i-deliver ng 11 o'clock yung belly tsaka yung kasamang palabok at spaghetti. So, ayan. Ito naman ay katapos ng ating hipon, nalis ko na. Ayan, maglalaga naman tayo ng limang itlog. So, ayan yung hipon natin, papakita sa inyo. Ayan, maglalaga tayo ng limang itlog pang toppings natin sa malabon. Pansit malabon. Ay, pumunta lang ito. Sorry. Basag yung isa. Basag. So, apat na lang po pala na basag. Basag po pala yung isa. Kaya ako nagulat, eh, nahawakan ko ng basa. Yung mismong itlog, nasyak ako. Parang hindi ko in-expect na siya ay basag. Tapos, ito na yung ating in-slider na spaghetti. At ngayon naman, ang ginagawa ni Doktora ay inuhugasan niya yung mga celery, daon na sibuyas, at saka yung pepe bagyo. So, yan. Kailangan matuto ang bata na mga simpleng gawain. Hindi naman, nakakaawa po, nakakaawa. Siyempre tayong mga nanay, naawa tayo. Kaya lang, mas maawa tayo sa mga anak natin yung lumaki ng walang alam. Yung mga simpleng paglalaba, pagsasaing, basic na pagluluto, dapat po alam po nila yun, yung pamamalansya, para if ever na sila ay magtatrabaho na at mapagpat sila sa ibang lugar, ay marunong sila kasi kasuhin yung sarili nila. Yan. Yun po ang aking katuturan. Ayan mga kapudi, mag-ibig na tayo ng pang spaghetti 1 kilo yung order. Ayan, dumating na po si Mister at tamang-tama maluluto na. Ay, luto na pala ang ating lechon berry. Ayan, okay na to. Baka masunog din. Layo natin, baka masunog. Lalakas ang sunog, ayan. Okay na yan. Op, okay, pokpok. Sigas pa sa ulo mo. Okay, paalis na tayo mga kapudi. At eto na yung ating mga daladala. Ilinis muna ni Mr. Mabuti yung likuran, binanyos at sinabon at yung palabok natin nakatago. Laki sumusunod. Ay bukas na lang daw po ng lunch time dahil
chicharito. At yung giniling, tama-tama dito ba pinakuluan ko. So, ipipreser ko muna siya. Tapos bukas, dire-diretso na tayo pag-iiwa at ng hotdog at ayan, mag-a-assemble. So, dito lang po ito sa looban. Ito po yung inilag ko nung nakaraan kong delivery ng kainitan. Hindi po ba sabi ko sa inyo, siya eh, nagpariban. So, ngayon po yung birthday ng asawa niya. Uy, daming bunga ng santol ah. Matamis kaya yun? Kaya naman yung laki kung maaas. So, bagay, magagamit naman po siya pang sinigang. Lalakad. Sa kaya galing yan, health center. Wednesday ngayon. So, time check tayo. 10:45. Ang all time natin ay 11 o'clock lang. So, tama lang. Malapit lang naman. At meron tayong extra ang pa-order na tub. Ito po siya. Laki. Ito ba? Worth 200. So, order naman po ulit yan ni Nina Richie. Doon po uli kay Tia Deli, yun. Yung maraming puno ng maraming puno ng kay Nito, maraming bunga yung kay Nito niya, saka yung kanyang rambutan. Kaya nga eh. Kuya, ilang Oh, kuya, ilang taong ano ba? 33 ko lang. Oh, pero sana ola kasi sabi ni ate eh, yung pera mo, pera rin niya. Oh, di ba? Tsaka siya daw yung nagsabi na magpariban na siya. Oh, sige, salamat. Thank you. Oh, ayan, baka may wish ka pa? Wala na. Ay, sila kuya, ito, ano ba ito, mga bayaw? Oo, bayaw, kapatid, mga ano. Ah, kuya, baka may mag-wish kayo. Ay, ayaw wala. Oh, ayaw daw. Oh, yung ano ba yung sarsabing? Hindi. Hindi, hindi. Sa ano yan? Kay Aling, ano yan? Akala ko din sa may palabo kasi last time meron pa ako. Oo, oh, eh hindi. Ngayon, inano ko lang sinak. Sarsama ba ito? Oo, oh, sarsa dyan. Lakihan ko na kasi walang malit. Eh, hiyaan mo na kapag. Sige, bye-bye. Eh, ito yung sticker ko. Sige. Subscribe na rin. Tapos eh, baka bukas ko pa ito ma-upload eh. Ang gagawin pa kasi ko. Oh, ayan. Yan, salamat. Thank you, thank you. Ayan, uwi na tayo. At ito, dadaan natin itong isang order kay Chaderi. Let's go. Buong nakarami na. Ha? Okay. Nakarami na ata. Ata, tubig lang yun. Ayan, ito yung tindahan niya. So, lagi sa akin yung order na relleno. Ngayon naman, idadaan natin yung ano? Malabon. Rebanded po kasi, tapos kinulayan yung rebanded kasi ay naglalast ng 1 year to 2 years ngayon, sabayan ng hair color at Brazilian keratin yung keratin, Brazilian keratin pampakisap po yun kasi kahit i-reband po straight lang yung buhok, pero hindi siya pakisap at para siyang, ano ba tawag doon para lang siyang wala siyang naunat. Pero pagka yung makisap, may Brazilian. Ay, pero depende po sa buhok pala. May buhok po kasing makakapal na pagka niriban na ay lalong kumikinang. Kasi
hair nila at lalo na kung black na black. Kung hindi magpapakulay. So yun, maganda po yun. Tapos yung keratin, every 3 months naman ang apply. So yung first, yung rebonded ay 1 year, tapos apply ng Brazilian every 3 years. So yan, dahil ko nasasabi, di ba? Don't change your daily. Actually po kasi ako mga kapudi, nakatapos po, hindi, doon sa tapat nila ano yung Cosi Butchoy. Nakatapos po ako ng vocational lang, makeup, ganyan. Makeup, hairstyle, manicure, pedicure. Pero hindi po ako tumagal, ang sakit po sa batok ng pagpamanicure, pedicure. Tapos, bata pa ako noon. Miat-miat, tinatawag ako ng tiyahin ko, nagpapalinis ng buko. Masakit sa batok. Pero, na-apply po ako ni nanay nung ako ay second year at third year high school sa parlor sa Baliwag. Ay, ito na pala ako. Daldal pa ako ng daldal. Kaya, yun po, namamasukan po ako nito yung bakasyon sa umaga hanggang gabi yun, hanggang 7 o'clock. Nag-ano ako doon, nag-assist magkulay, tapos mag-pedicure, manicure. Sa awa ng Diyos, nagduduguan yung mga paa at saka kamay yung pinipedicure ko. Totoo po yun. Tao po! Ang nauna ko pang pinedicure doon, lalaki. Pero sobrang bait naman ng lalaki kasi kahit dumudugo na yung kamay, nakangiti po siya. Tao po! Andito na naman tayo. Wala nang bunga yung kanilang ano, rambutan. Tao po! Hindi ko na pwede iwan kasi palabot po ito, baka makalis. Sarap ng nila dito, ano, ng hangin. Tao po! May tao naman, bagong sampay. Nakatulog na. Tao po! Tao po! Hindi tayo naririnig, baka ayaw natutulog ah. Tao po! Tao po! Sulit na sulit yung bunga nga ko. Kagdaldala ko. Kalakasan ng boses kasi. Ayan, pagkatatawag tayo. Hindi pwede yung mainhin dito. Pag walang taong guys magdi-deliver. Kailangan talaga eh, malakas ang boses. Sampay lang. Tao po! Gusto ko naman iiwan dito. Kaya alam, baka hindi naman nila makita. Alam ko, pag lumalo. Wala po kayong tao. Tao po! Ang hirap kasi yan kung may aircon. Sensya na kayo mga puli sa bunga ako ha. Tao po! Tao po! Kapitbahay kasi sila kaya lang may wire. Saan ako dada? Magigilid ako? Layo nun. Ha? Wala rin tao dun. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Posible naman kasi umalis. Pwede naman, magta-trespassing tayo. Ito, huwag niyong gagayahin kasi ito po ay gawain na eksperto. Ito po ay para naman sa ikabubuti. Ipapatong na lang po. Huwag lang may aso sanang mga ngagat. Ipapatong ko lang po sa terrace. Kasi kung sa gate, baka hindi sila lumabas maghapon. Hindi nila makikita. Tao po! Yung pusa, takot sa akin. Nay, tao po! Madali pa naman mapanis to. Ganda ng bahay, ang linis. Patok tayo. Tao po!
ang lumig sa loob. Tao po! Tao po! Hindi mo tayo pwede mag-trespassing. Saan kaya ito? Pwede patong nang makikita nila. Tanggalin na lang natin takip at dito. Naku, wala na panis yan. Ano naman, marereklamo tayo. Ayan, dito po kasi may dinilibra ako na panis kasi carbonara yun. So, hating gabi pa nila kinain. Te! Tao po! Pwede dito sa pinto. Tama! Right idea. Para pag bunok sa pinto, kita. Tatsat ko na lang si Nina Ruchi na yun. Ay, pasensya na. Wala pong tulog po siguro kayo. So, ayan. Palis na ako. Ingat ka dyan. Ikaw magpapakapanis. Pero pinasingaw ko naman po yun. Pinasingaw ko naman po yun bago ko siya ilagay sa tub. Pero, syempre po, mainis pa din. Gagalaga na tayo. Yan, ito po ay kamag-anak, mga kapudi. Santiago. Sa Delhi. Sanay ako sa mga ganyang lakas eh. Ganyan din ginagawa ko sa gate namin. Diyos, sakit pag gilig-gilig ko nakasagad. Wala, malako to. Hindi, yari ako. Pwede pala sila. Ah, kaya naman pala hindi ko mailalaki. Di ano lang pala eh. Di patong, hindi sa tagliran. So, yan. Yahoo! Pauwi na kami. At ligpitan time. Kung sino ba ito, mama? Ay, balato. Sige, tuloy na kami. Nag-deliver na kayo. Lahat ng tao eh. Ha? Sinabit ko sa pinto. Chat ko si Nina Richie para ano, patawagan niya yung mother niya or yung kahit sino na nandun yung ano, palabo. Pero sasampay lang eh, baka natulog yun. Kamaagang ano. Kasi kung aalis po yun eh, sa bagay, pwede naman din nakalak sa labas. Uy, ano po? Oh, dami nito tayong narambutan oh. Sana yun ang maitanim sa uniform ano. Rambutan tsaka yung bakopa na ano, parang mabailit. Alam ko, kung di Singapore na bibili yan, Thailand ata. O Malaysia. So, yan mga kapudi. Uwi na muna po kami at ayan, papahinga muna po kami dahil pag-uugas-ugasan na naman mamaya. Tapos, i-update mo po kayo bukas para po dun sa ating dadalhin na bata. So, kayo naman, mag-i-edit na lang muna po ako yung kahapon at saka ngayon. Dalawa yung i-edit natin video. Sana, hopefully, may upload ko agad. Para bukas, may panibago tayong upload. So, yun, sisipag-sipag ako mag-upload. Bahala na kung anong content ang ma-content. At sana, huwag po kayong bumitaw na kahit pakiplay na nga lang po yung video. Yun. At sa mga nanonood, maraming salamat po. So, yan mga kapatid, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. At shoutout po kay Sir Janjan Valera at kay Ma'am Rowena Valera. Ayan, sa Valera family at sa mga kamag-anak ni Ma'am Rowena na nasa Tangos at saka Bagong Nayon. Ayan, shoutout po sa inyo. Hindi ko lang alam kung naisama ko si Sir sa sulat eh. Palagay ko hindi kasi sa comment section ko lang kinuha eh. Pasensya na po kayo. Yun nga po. So, yun. Magdadagdag pa ulit tayo.